Bakit sadyang mapaglaro ang tatana? Kung sino ang mahal mo, siya pa ang napapalayo sa'yo. Kung hindi tayo para sa isa't isa, sa puso ko hinahanap-hanap kita. Sabay ng pagsilang natin sa mundo ang ating kamatayan. Sa mga gabing katulad nito, pumapasok sa isipan ko ang maraming tanong para sa aking pinakamamahal na naghihintay sa akin sa kabilang buhay. Masaya ka na ba sa kinalalagyan mo ngayon? Gusto mo bang mabuhay ulit? O manatili na lamang ba tayo? Makikid lang ang agwat na naghihiwalay sa buhay at kamatayan, pero napakalalim ng bangin na kailangan mong lagpasan. Kapag nahulog ka sa bangin, para kang bulalakaw na bumubulusok pababa sa pagitan ng mga lamat ng gusali. Na akong walang nararamdaman. Sumusunod lang ako sa agos ng buhay. At balang araw, kami mga walang paghahalaga sa hiniram na panahon dito sa mundo ang makakaranas ng matinding pagdurusa. Composer, Ishikawa Keigo.
yun siguro ang dahilan kung bakit ako ang pinili ng paghahanap. Please God, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Hello? Uy. Masa, bakit kaya nag-de-reach yung cellphone mo? Lagi kasi akong short sa pera eh. Hindi ko nabayaran yung bill ko kaya na-disconnect. Pinutol nila agad. Grabe sila, no? Ganun talaga yun. Feeling ko hindi na ako makasabay sa mga tao sa paligid. Anong ibig mo sabihin? Kasi pagkatapos sa school, napupunta ako sa CR para magpalit ng medyas. Naglalagay ng lipstick, tapos iikot sa mall. Naghahanap ng kahit anong magagawa na masaya. Walang pagbabago, paulit-ulit na lang. Anong gusto mong baguhin? Ha? Di ba sabi mo, walang pagbabago, paulit-ulit lang? Ibig sabihin, may gusto kang mabago. Siguro, yung sarili ko. Babaguhin mong sarili mo, ganun ba? Ha? Isa mo dali, ito yung sinasabi ko sa iyong album ni Keigo. Pakinggan mo, maganda siya talaga. Hindi naman si Keigo yan eh. Album ni Kaoru to. Tingnan mo. Hindi mo ba alam? Lahat ng ganda ni Kaoru, si Keigo Ishikawa ang nag-compose. Kinuwento ko na si Keigo nun, di ba? Ang ganda ng melody pati ng lyrics. In the sky? Alaala ng langit itong pag-ibig mo. Sinkupado yung dating ng drums. Nauhuli na. Tapos yung linya ng gitara, masyadong pinahaba. Hindi to enka. Anong enka? Dati nang ganun ang ginagawa namin. Basta baguhin nyo. Mas gusto nga nung fans yung ganun eh. Pabaguhin pa. May sinabi ka? Lakasan mo. Anong pinupuntahan dito ng fans para pakinggan? Yung mga kanta ko. Hindi yung pagtugtog mo. Ngayon, alam mo na? Mga kanta mo nga pero luma na. Mag-iisang taon ka nang walang nagagawang bago. Malapit na magsawa ang mga tao. Sino ba nagbibigay sa inyo ng kabuhayan? Nananagana kayo ngayon dahil sa mga kanta ko. Kaya huwag niyo akong sasagot-sagutin! Aoru Live Tour. Ang mahal naman? 10,000 yen? Oo, Nay. Ano ngayon? Akin na nga yun. Pinahirapan ko yun. Baka masira, ah. Grabe yun. Isang gabi lang, 10,000 na agad. Sobrang luho na yun. Yung world tour kasi ni Nakego next week na. Last concert na nila yun dito sa Japan. Kaya iniingatan ko ito ng gusto. Masaki. Ha? Gusto mo, pahinga muna? Ano pahinga muna? Alam mo na ibig ko sabihin, ikaw talaga. Ayoko ngayon. Ayaw mo? Kasi naman, sasamahan ko mag-shopping si Asami mamaya. Ha? Ano yun? Nakalimutan ko isa din ate. Hello, ma? Pwede mo bang record yung show na Hey 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 Mamayang 8? Nakalimutan ko eh. Baka magkamali ka ng channel, ha? Kasama ko din na Asami. Alam ko, huwag kang mag-alala. Mga 10 pa. Kung mas late pa doon, okay lang. Basta tumawag ka. Masaki? Naririnig mo ko? Bakit? Bakit? Nakita mo pa yung mama kanina? Nakakatili! Paano mo makikita yung ilaw mo ako agad? Ang kapal ng mukha! Ang dami talaga sira ang ulo ngayon! Yung wallet ko... Asa na yun? At wala dito? Yung wallet ko nawawala! Nawawala pala eh, di kalimutan mo na! Hindi pwede! Nandun sa wallet ko yung mga ticket para sa concert ni Keigo! Ano? Yung ticket sa concert bukas? Saan mo ba kasi iniwan yung wallet mo? Nakakaasar talaga! Yun na, escort lang talaga. May mga customer ba kayong willing magbayad ng 50,000 yen kung sakali? Ano wala? Salamat na lang. Pangilan na yun? Mga anim na.
Bagsak ng ekonomiya. Dati 50,000 pwede na kahit hindi mag all the way. Sa mga scalper na lang kasi tayo makakabili ng ticket. Doble ang presyo sa kanila. Sabagay, madali lang kitain yung kung papayag tayo sa kanila. Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ko binibenta ang sarili ko. Sinabi mo pa! Hindi tayo katulad ni Mika. Hindi ko kaya yun. Yeah, grabe ka, Diri, talaga. Pero mo, hawak-hawak ka na ganyan. Pero minsan, anong pinagkaiba? Para kasing pareho lang. Binabayaran din naman tayo. Yun nga lang, hindi tayo pumapayag na mag all the way. Naglagay ba tayo ng limitasyon para isipin natin yun ang mas safe? Hindi kaya niloloko lang natin ang sarili natin. Hindi, iba tayo. Binibenta nila ang mga sarili nila dahil magastos sila, maluho sila. Oo, totoo yan. Halata naman, oh. Pero pumapasok sa isip ko minsan, paano kung may gustong-gusto ka talaga makuha? Maglalagay ka pa ba ng limitasyon sa pwede mong gawin? Sino to? Oh, hi! Kanina ko pa natin. Tawag ko. Ang ganda mo. Pwede mag-request pahawak ng dibdib. Bibigay tayo ng 10,000. Pwede. Nakreserve na to sa boyfriend ko eh. Ang bait mo naman. Yan ang gusto ko sa babae. May prinsipyo sa buhay. Alam ko na. Gusto mo ng gift? Bibigay kita. Ha? Pili ka muna, ne. Huwag kang didilat. Ganyan lang. Ilalabas ko regalo mo. Mo na yun. Sorry talaga. Hindi ko na pala dapat kinansel yung tumawag kanina. Ako na lang mag-isa sa susunod. Kikita ako ng malaki para sa ating dalawa. Okay? Okay ka lang. Pasensya ka na. Aalis na ako. Pwede bang sa ibang lugar lang kita babayaran? Pag sumama ka sa hotel, 50,000 sure na yun. Ano, payo ka? Okay sa'yo? Usapan natin restaurant lang, walang hotel. Sabi mo, babayaran mo ako kahit walang mangyari sa atin. Kakain lang tayo. Pwede ba huwag kang magdahilan? Basta magpayag ka na lang. Bakit? Pero lang inaalala mo, ha? Hindi kita tatakbuhan, babayaran kita. Ang bata mo pa, mukha ka ng pera. Pero lang ba mahalaga sa'yo? Pwede ba mayaya ka naman? Bakit anong masama? Kailangan ng tao ang pera. Nagpapakatotoo lang ako. Hindi katulad mo nagpapanggap na marangal. Kaya pwede ba huwag mo akong sermonan? Huwag mong baguhin ang buhay ko dahil alam nating pareho na gusto mo lang akong gamitin. Sa ating dalawa, mas nakakahiya ka. Hindi bali na, hindi ako sasama sa'yo kahit bayaran mo pa ako ng 1 billion. Ay, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Paborito ko rin ang mga kantang ni Keigo Ishikawa. Lalo na yung kantang In the Sky. Alam ko, pakiramdam na nag-iisa. Nabubuhay ng walang pinatutunguhan. Walang asawang inuuwian. Nagbabayad ng babae para mahalin lang.
Hindi na ako bata. Alam ko hanggang ganito na lang ako. Salamat na lang. Hindi, okay lang. Hmm? Huwag mo na akong bayaran. Bakit wag? Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero kasi kinagawa ko lang to kung gusto ko yung lalaki. Pag sinabing gusto, iba-iba naman, di ba? Hindi kailangan ma-in love, basta gusto lang. Okay lang sa akin yung nangyari sa atin. Siguro kaya ako sa mama, nagustuhan kita kahit konti. Kaya wag na. Ayokong isipin na sumama ako sa iyo dahil sa pera. Okay? Sold out ang mga ticket. May bonus na naman tayo. Ayan na naman. Mga mukhang nakatanga. Ano bang pinakikinggan nila? At least masaya sila. Walang naglalakas loob na maiba sa karamihan. Akala nila masaya yung kanta. Bustahan tayo. Wala ni isa sa mga yan ang nakakaintindi sa kantang sinulat ko. Yung party, hindi niyo pupuntahan? Hindi na. Ang saya ng concert kanina.
Ang saya talaga. Oo, pero yung ticket medyo mahal nga lang. Okay lang, hindi ko pinagsisisihan. Teka lang. Bakit? Hindi ba parang si ano yan? Si Keigo! Nasa tabi natin si Keigo! Keigo, tingin ka dito! Si Keigo nga! Ay! Nakakakilig! Ang gwapo niya! Keigo! Pansinin mo naman ako! Keigo! Naku! Aalis na siya! Hindi na natin siya makikita! Coffee ba? Ito. Keigo, pwede magtanong? Hmm? Bakit mo ko pinasakay sa van mo kanina? Yung napanood mong concert, sa tingin mo, ilan ang babae doon?
Siguro mga 2,000. Sa 2,000 na babae na nandun sa concert, napili kita. Totoo ba yun? Okay yung banner mo. Ba't yun ang nakasulat? Wala ka namang alam tungkol sa akin, ha? Anong ibig mong sabihin, I love Keigo? Hindi totoo yun. Kasi kahit konti, may alam ako tungkol sa'yo. Hindi nga kita kilala sa pribado mong buhay. Pero nakilala kita dahil sa mga kanta mo. Sinasabi mo dun kung anong nararamdaman mo. Yung kawalan na direksyon sa buhay dahil sa pagkawala na isang minamahal. Yung pakiramdam na hindi ka nababagay kahit saan. Yun ang gusto ko sa kanta mo. Yun din ang nararamdaman ko. Kaya huwag mo sabihin wala akong alam tungkol sa'yo. Mag-shower ka muna. Baka sipunin ka. Diba? Mahilig ako mag-handstand eh. Kasi pag nakabaligtad ka, nag-iiba yung tingin mo. Pag nagsawa ka ng tingnan ng isang lugar, tingnan mo naman sa ibang paraan. Pero sa tingnan, magsasawang tingnan tong kondo mo, ang ganda eh. Ang lambot! Wrestling tayo, kaya kitang talunin! Kasinungalingan lang lahat. Yung naririnig mong melody, yung malungkot na lyrics, sinulat ko yun ng walang nararamdaman. Sa tunay na buhay, ganun ako, manhid sa maraming bagay, walang pakiramdam. Parang hirap maniwalaan nun. Hindi ko ganun. Imposible yung ginawa mo yun ng walang pakiramdam. Kasi, kung wala talaga yung puso mo doon, malamang, hindi ako maiiyak kaya kanina. Bakit ganun ang mga tingin mo? Paano ba ako tumingin? Punong-puno ng lungkot.
Salamat sa kabutihan mo kagabi. Kahit hindi totoo, natuwa ko nang sinabi mong ako ang napili mo sa mahigit 2,000 babae. Umalis na ako habang tulog ka pa. Gusto ko kasing maiwan sa akin yung alaala kagabi. Kung inantay ko magising ka, baka hindi na gano'n ang mangyari. Sana magtagumpay ka sa world tour mo next week. Dahil sa mga kanta mo, ang dami mong naibigay sa akin. Kaya masaya na ako dahil kahit papano na ibahagi ko ang sarili ko sa'yo. Salamat ulit. Hindi mo nga pala alam ang pangalan ko. Pero mabuti na rin yun. At kahit hindi na tayo magkita uli, isang karangalan pa rin para sa akin ang mga alaala mo. Hindi na yun maaalis sa puso ko. Goodbye. Mag-ingat ka palagi. Next time na lang, asami, hindi ko kasi pinang mag-video kayo tsaka may gagawin pa ako. Ano ba yung importante gagawin mo sa bahay? Eh, di mag-aaral, hindi ba yun ang dapat? Marami ako assignment. Napaka-boring naman ang gagawin mo! Ay, hindi, masaya yun! Grabe mo sa akin, nagbago ka na! Hindi ah. Nagbago ka na, no? Sandali ah, iisipin ko na kung ano nagbago na sa'yo. Grabe na eh. Alam ko na kung ano, Masaki. Parang may direksyon na ngayon ng buhay mo, masama yan! Excuse me po, bibiling ko to. Okay. Hello? Hello? Si Ishikawa to. Ishikawa? Sino Ishikawa to? Keigo da. Moshimoshi? Demo, どうして? 長い間外国にいたから言葉の通じる相手が懐かしくなってそれじゃあのもう一度君の声が聞けてよかったpa naman magde-develop sa ganun yun. Pero, alam mo na ba kapag sinabi kong AIDS? Marami ng research at gamot na ginawa para makontrol ang HIV. With proper treatment, pwedeng madelay yung development ng virus. Nang magbabago, pwede mong i-resume ang pag-aaral mo. Kahit may ka-share ka sa utensils o gumamit ka ng parehong bath water, hindi ka makakahawa. Bakit? Bakit meron ako ng AIDS? Bakit? Pag HIV positive, hindi ibig sabihin AIDS na yun. Infected ka pa lang, pero healthy ka pa rin katulad ng iba. Paano nangyari yan? Nagpa-blood transfusion ka ba noon?
Hindi. Gumamit ka ba ng drugs at nag-inject sa sarili? Ibig sabihin, yung isa pang possibility, nakuha mo yan through sexual transmission. Alam ko nakakabigla, pero you're still a minor. Ipaalam mo sa mga magulang mong nangyari. Makakatulong sila. Iba pa rin pag may suporta ng pamilya. Tandaan mo, Hajime ni mo itta yoni. Minsan inaabot ng 10 years bago siya ma-develop to AIDS. Yung iba mas matagal pa. Malaking tulong ang paggamit ng antiretroviral therapy. Hindi ako naniniwala! Please, sulitin niyo yung tinest niyo sa akin. HIV ってわかる？エイズって病気ならわかるかしら？Okay ka lang? Tara, tayo ka na, dali. Ngayon pala nagiging exciting sa loob. Sayo tayo doon, ha? Okay? Uy, si Keigo to, oh. Kwapo talaga. May gagawin siyang charity event tungkol sa AIDS. Parang hindi personal na dedicate ko maging charitable. Sa bagay, kwapo talaga. Sikat pang komposo ng rock music. At hinahabol ng mga babae. Ay nako, sa dami na nakarelasyon niya, hindi nakapagtatakang AIDS ang gawin niyang charity. Siguro inaalala niya na baka anytime tamaan siya ng sakit. Kanina, Sir Keigo. Alam mo na, isakay ko siya minsan eh.
Naalala nyo? Yun yung babaeng humahabol sa atin nung umuulan. Sakay na. Patandiyan ka lang. Pasok ka. Anong problema? Nasugatan ka ba? Patingin niya. Hindi, wag! Ang gusto ko lang, makilala ang totoong Keigo Ishikawa. Mahal kita. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip. Hongi de tsujairu to. Lahat-lahat. Anong gusto mong sabihin? Nagsisisi ka sa nangyari sa atin, nun? Hindi kaya ba nagsisisihan? Tasuwa kayo! Kaya ako sa'yo dahil mahal na mahal kita. Kaya hindi ako nagsisisi. Kaya huwag mo yung kalilimutan. Hindi ko magagawa magalit sa'yo kahit na mamatay pa ako bukas. Hindi ko alam kung anong intensyon mo. Siguro para sa iyo, madali mo kinalimutan yung gabi magkasama tayo. Pero para sa akin, yun ang nangyari noon, ang pinaka-importante sa buhay ko. Goodbye. Bagay naman ah, ayoko na nga. Tingnan mo to, ano ka ba? Nagtampo ka naman agad. Oo naman no. Trabaho na nga lang tayo. Okay. Balik mo na yan. Kaname, oh, sandali lang ha. Siguro inuuli mo ako, no? Ikaw talaga. Pwede ka bang makausap yung importante lang? Busy pa ako eh. Pwede mamayang 6 na lang. Magkita tayo sa dating lugar. Siguro pwede tayong kumain sa... Bakit ba? Ano yun? Magpa-BD test ka. Ngayon din. BD test? Para ano? Ha? Huh? Kumuha ka. Siguraduhin mo. BD test? Siya si Masaki, di ba? Nag-aaral sa Aiko Girls School? Bakit? Kilala mo siya? Hindi ba madala siya sa club, Sarah? Balita ko yung mga estudyante na poprosti doon tumatambay. Doon daw pinipick up ng mga lalaki yung mga estudyante. Sa'yo na yan. Teka lang. Thank you.
BP slot. 90 po. Hindi ko magagawa magalit sa'yo kahit na mamatay pa ako bukas. Bakit mo sinabing hindi mo magagawa magalit sa akin kahit mamatay ka pa bukas? Keigo? Ano gusto mong mangyari? Magpanik ako at mag-alala? Maliit na bagay lang pinalalaki mo. Ang lakas ng loob mo magsalita tungkol sa kamatayan. Ano bang alam mo tungkol dun? Kahit mamatay ka pa bukas o mabuhay ka, wala akong pakialam. Problema mo na yun. Ang sakit naman nun. Hindi kong kalay mo sasabi mo yun. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng buhay at kamatayan. Hindi mo alam kung paano magmahal. Hindi mo alam ang sakit na dala ng pagkawala ng isang minamahal. Marami kang hindi alam. Nung hindi pa kita kilala, totoo yun. Hindi ko naiintindihan. Binaliwala ko lahat. Kahit saan ako tangayin, doon ako pumupunta. Pero nagbago ang lahat. Dahil nakilala kita at minahal ng buong buhay ko. Huwag ka magsalita nang hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan kung bakit ako umiibig sa'yo. Hindi ko maipaliwanag. Basta nangyari na lang. Ang alam ko lang malaking pinagbago ng buhay ko. Pakiramdam ko nalulunod ako noon. Pagkatapos, bigla kang dumating. Ikaw ang sumagip sa akin. Nakita ko ang ganda ng buhay dahil sa'yo. Pero kalimutan mo na lahat. Lalo ako nasasaktan sa ginagawa mo. Huli na to, huwag mo na ako tatawagan. Pero... Andiyan ka na pala. Masaki? Ba't nising pa ako kayo? Gusto ko sanang makausap ka. May problema ka ba? Nitong mga nakaraang araw, kakaibang kinikilos mo eh. Wala akong problema. Ang gusto ko lang makiparty kasama ang mga kaibigan ko. Yun lang ba talaga? Kung may inaalala ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag mo sabihin sa akin. Nagdadalang tao ka. Ano bang kalokohan ang sinasabi niyo? Ibang pinoproblema ko. Hindi po ako buntis. Pero hindi ko kailangan sabihin kung anong problema ko. Ganon din naman kayo ni Papa eh. Hindi kayo nagsasabi sa amin kung ano nangyayari sa inyo. Ganon ang pamilya natin. Nakatira sa isang bahay pero kanya-kanyang buhay. Hayaan niyo, papasok na ako bukas. Thank you.
Dito naman! Pasok mo dito! Sorry na. Oh! Paul! Patas-patas lang tayo dito! Pato! Oh, yan! Oh! Duka! Leon! Maril! Oh, yan! Oh! Ba't nandito ka? Oh! Anong kailangan mo? Masyado ka kasing makulit eh. Kaya ginawa ko na yung sinabi mo. Nagpa-viditas na ako. Oh, doon! Please! Ito na yung results. Asan yung result ng HIV test? Ha? Ito ba? Ano ba? Teka, hindi ba kapag negative ang lumabas, ibig sabihin safe ako? Ganun nga. Masaya ako para sa'yo. Uy, saan ka pupunta? Ano bang ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka! Para saan ang mga test na to? Anong nangyayari sa'yo? Pati HIV, inalam mo rin. Hindi negative ang lumabas sa'kin. Ha? Ano nga? Hindi mo ba naiintindihan? Magkaka-AIDS ako balang araw. Huwag kang magbiro. Sabi ko na eh, hindi ka maniniwala. Pero yun ang totoo. HIV positive ako. Ayoko na maniwala nung una. Pero positive talaga ang lumabas. Tapos alam mo, nabasa ko pa. Walang gamot sa sakit na to. Mamamatay na ako. Maaring wala pa ako nararamdaman ngayon. Pero mamamatay na ako. Hindi ko matatakasan to. Masaki. Lumayo ka! Masaki! Magmamawakan! Masaki! 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 Sampatan mo na ako kung yun ang gusto mo. Dahil binenta ko ang sarili ko, iniisip mo siguro tama lang na parusa to. Hindi ko iniisip yun. Ano lang, iniisip ko sana yung babaeng naging malapit sa akin noon, hindi na sana nasangkot sa ganung klaseng gulo. Kaibigan kita. Ayoko kasing ibenta ng kaibigan ko ang sarili niya. Lalo ayoko magkaroon ng isang kaibigan ko. Bakit ka ba tumawag?
address ko. Ha? Dito. Kaoru's fan club? Eto, nakalimutan mo. Keigo. Merong campaign against AIDS, kasama ka ba doon? Oo. Nakapagpa-test ka na ba? For HIV? Oo. Nagpa-test ako last year. Pinilit ng agency namin. Para yun sa campaign. Ano yung resulta? Huwag kayo dito! Doon kayo sa matal maglampungan! Positive. Hindi, biro lang. Negative. Huwag kang mag-alala. Kung ganun, hindi ikaw ang... Ha? Madalas ako magbike pupunta rito noon. Wala pa akong pera. Nagbabaon ako ng ramen noon para dito kainin. Eto. Tapos dito lang ako. Ine-enjoy ko yung libreng night scenery. Nag-divorce ang mga magulang ko. Pagpasok ko ng grade school. Kaya napilitan ako magpunta ng LA. Nakitira ako dun sa kapatid ni Mama. Sa Amerika, ang tawag sa akin Japanese. Dito, ang tawag sa akin American. Kaya alam ko yung pakiramdam na parang wala kang paglalagyan. Yung pakiramdam na nag-iisa. Yung pakiramdam na kailangan mo na ng tulong. Pero lumalayo ka sa karamihan. Ganun ka rin, di ba? Alam ka ba? Huwag kang maging mabait sa akin. Keigo. Meron kang kailangan malaman tungkol sa akin. Hmm? Bago ka umalis, nung huling concert mo dito sa Japan, desperado na ako makakuha ng ticket. Kaya, binenta ko ang sarili ko. Sumama ako sa isang lalaki kapalit ng pera.
Ganun ba? Pero hindi ko yung pinagsisisihan. Kung hindi ko ginawa yun, hindi kita makikilala. Kaya lang, hindi ko alam na nahawa ako sa sakit niya. Ang sakit niya. Ang sakit niya na naipasa sa akin. Ay, saan nakuha ko? I'm sorry. Positive ako sa HIV. Magkaka-AIDS ako. Ayoko sana ipahalam sa inong una. Pero kailangan mo malaman. Alam ko kailangan ko siya ipaalam. Kasi baka... Kasi... Baka naipasok ko sa iyong sakit. Ngayon alam mo na... Magalit ka sa akin. Hindi mo kailangan maging mabait. Sino yan? Masaki, ikaw pala. Isamu, sino yan? Alis ako. Diyan ka muna. Huwag ka na umalis. Kaya lang, hindi ba? Yung nakuha ko na yung resulta, kanina lang. Anong lumabas? Bale, ganun pa rin. Positive pa rin ang resulta ng second test. Ganun ba? Okay lang, huwag ka masyado madepress. Marami silang ginagawang research ngayon sa Amerika. Marami na rin naiimbentong gamot. Makakahanap rin sila ng gamot sa AIDS. Antay mo ako. Iatid na kita. Dito ka muna, alis lang ako sandali. Ano yung AIDS na narinig ko? Sa'yo na lang yun. Huwag mo na ipagsasabi sa iba, ha? Nakuha mo? Isamu! Teka, saan ka mapupunta? Hindi kaya yung lalaki sa escort club ang nakahawa sa'yo? Eh, yung kayang lalaking sinasabi mo na na-inlove ka, baka siyang... Hindi siya ang nakahawa sa akin. Isa pa ako lang yung na-inlove, hindi siya. Isa mo. Ano? Salamat, ha? Wala yun. Bye. Sige. Masaki, sandali. Para sa'yo yata ito. Newsletter ng fans club ni Kaoru. Ah, at tingin? Favorite mo talaga yung mga kanta niya, ha? Okay yun. Next week, bibilang kita ng CD niya. Regalo ko sa birthday mo. Malapit na nga pala yung birthday ko. Huwag mong sabihin nakalimutan mo. Hindi dapat kinakalimutan yun, no? Gumagana ang loob ko pagkasama kita. Ha? Paano kasi wala pa rin nagbago?
tinatrato mo pa rin ako na parang isang normal. Grabe to. Sino bang may sabi sa'yo hindi ka normal? Ano ka ba? Huwag kang magsasalitaan ng ganun. Ah, sige. Pasa ka na. See you. Bye. Alam nung may-ari kung saan lumipat. Ganun ba? Nag-resign na rin siya sa trabaho niya. Mahirap na yung makita. Oo nga. Nakapagtataka. Bigla na lang nawala. Bigla na lang nawala. Dahil patay na siya. Ano? Sobra kang magsalita. Huwag mo sabihin yun. Malala na siya. Tapos malapit ang mamatay. Grabe, ano ka ba? Wala pa nga kung ano-ano nang iniisip mo. Pwede mangyari yun. Dahil ganun ang uri na sakit na nakuha ko. Teka, hindi yun parang bigla ka nalang mamamatay. Nabasa ko pa nga na may mga taong HIV positive lang. Hindi na tumutuloy sa AIDS. Wala ko pa kailang kahit ano pa nabasa mo. Sa loob ko, unti-unti ako namamatay. Araw-araw gumigising ako para pumasok. Pero hindi na ako makatawag gaya ng dati. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako sa mundo. Masaki. Anong dapat kong gawin? Ayoko pang mamatay. Hindi ko siya mapapatawad. Kung sinadya niyang hawaan ka, hindi ko siya mapapatawad. Kasi baka naipasok ko sa iyo yung sakit. Sir Keigo, salamat. Nandito ka. Nagpa-test ka na ba? Hindi na kailangan. Kailangan pa rin. Bakit tayo mong gawin? Magpa-test ka na, please. Alam mo bang hinanap ko yung taong nakahawa sa akin noon? Nalaman ko na nag-resign na siya at lumipat na ng bahay. Baka noon pa man may AIDS na siya. Malamang... Nung may nangyari sa atin, posible na meron na akong sakit. Kaya may sakit na rin ako. Ganun lang kasimple. Hindi ka pwede sumuko ng ganun na lang. Posible namang hindi kita nahawaan eh. Ayoko mangyari sa'yo nangyayari sa akin. Ayoko mangyari na dahil sa akin mamatay ka. Bakit? Meron ka ba magagawa? Pag-oras mo na lahat tayo mamamatay sa ayaw natin o sa gusto. Kaya pwede ba, huwag mo na akong pakialaman? Sige na, umalis ka na. Huwag kang magsalita na ganyan. Nung nalaman kong sakit ko doon ko, naisip na gusto ko mabuhay, ayoko pa mamatay. Ganun din ang nararamdaman mo. Natatakot ka rin tulad ko. Sir Keigo!
Hinahanap ka na nila sa baba. Yung mga bagong kanta raw, nasa na. Hello? Ako to. Keiko. Yung test, ginawa ko na. Yung test? Anong resulta? Wala pa. I-mail na lang daw sa akin yung resulta. Tama ang sinabi mo. Gusto ko bang mabuhay? Takot akong mamatay. Keiko. Sana positive ka na rin. Ang hirap ng sakit na to. Iniiwalay ka na sa karamihan. Unti-unti nang lumiliit ang mundo ko. Napapagod na ako, Keiko. Gusto ko ng karamay. Nag-iisa lang ako. Ang hirap umaban. Bakit Masaki? May nangyari ba? Thank you.
Halika, maupo ka. Paano kasi? Pinagkakaisahan ako sa eskwela. Wala nakikipag-usap sa akin. Wala rin lumalapit. Sinasadya nila akong iwasan. Akala ko mga kaibigan ko sila. Madali nagkakasundo ang mga tao sa loob ng isang grupo kapag may gusto silang siraan. Mabuti raw yun sa ego nila. Nangaapak sila ng kapwa para makaramdam na mas nakakaangat sila sa iba. Alam na ng parents mo. Sa bagay, mahirap man sabihin yun. Hindi ko talaga planong puntahan ka. Pwede mo kong puntahan. Hindi na tama to. Hmm? Kasi baka mapahama ka na naman dahil sa akin. Hindi ako dapat nandito. Hindi ako mapapahamak. Okay lang. Pwede mo ako tawagan anytime. Bigay ko sa'yo ang number ko. Sulat ko lang, ha? Itago para lang sa akin. Dahil ba, sinabi ko sana positive ka rin? Nabigla lang ako noon. Masaya akong malaman na negative ka pala. Natutuwa ako para sa'yo. Ang gusto ko nga, kumaba pa ang buhay mo at maging masaya ka na ngayon. Masaya ako para sa'yo, Keigo. Ngayon wala na nag-uugnay sa ating dalawa. Hindi ka na matatakot. Hayaan mo, hindi na ako pupunta dito. Huwag ka na mag-alala. Binuksan mo ang isip ko sa isang mahalagang bagay.
na meron pa akong buhay. Papaawa. Ha? Meron nga akong kakaibang sakit. Pero hindi mo ibigay siya maging mabait sa akin. Huwag mo nang pilitin. Ikaw yung tipong hindi madaling sumuko sa laban. Meron ako HIV. Kaya ano kung may HIV ka? Nagtataon lang na ikaw ang tinamaan, hindi ako. Yun lang ang nagbago, hindi ba? Pero ikaw pa rin yung masakin na kilala ko noon. Magkaiba man.